Sir, emission test. Asan yung emission test? Anan doon? Ako na, sir. Ay! Iyon daw, iyon sa daw. Anong headlight? Pwede na nato makondem. Let's go! Let's go! And what's up? What's up? What is up, lollipops? Woo! Good morning, good afternoon, and good evening, everyone. Kung anong oras man dyan ngayon, magandang araw sa inyong lahat! Woo! Eto guys, no? Nakita nyo naman siguro sa title, nakita nyo naman siguro sa thumbnail, pupunta tayo ngayon ng LTO. Para mag-renew ng rehistro ng motor. Time check, it's already 6:56 in the morning. Una natin pupuntahan guys is emission test, no? Magpapa-emission test muna tayo kasi yan yung unang requirements para ma-renew yung rehistro ng motor natin, no? Syempre, dapat din dala natin yung ORCR ng motor natin. Kahit photocopy lang, no? At natagalan din ako ngayon guys, dapat kanina pa ako umalis eh. Hinanap ko pa kasi yung original ORCR ng motor ko, kaso hindi ko mahanap, ewan ko saan ko nalagay yun. Pero okay lang din naman daw kahit photocopy lang daw. And for this video guys, ipapakita ko sa inyo at i-share ko na rin yung idea kung paano tayo mag-renew ng rehistro natin, kung magkano yung babayaran, ano yung step by step na gagawin natin. At isa din guys, no, itong motor pala natin is nakarehistro to sa NCR, Metro Manila. Ngayon, titingnan din natin kung magkano yung babayaran para pa-transfer dito sa Iligan City, Lanao del Norte. So ipapakita ko rin yan sa inyo kasi baka may mga kalolipops din tayo dyan na ganun din yung may experience, no, from different place. Tapos ililipat nila or irerehistro nila sa ibang lugar din, no? So yun. Tapos isa pa guys, no? Marami tayong i-consider dito sa pag-renew natin guys. Kasi una sa lahat, yung motor kasi natin or yung rehistro natin is expired na. Hindi ko na malayan, matagal na siyang expired. Ganito kasi yan guys, nabili ko tong motor October. Tapos na-release yung plate number ko around November last week or first week of December ata yun. So nung pag-receive ko sa plaka guys, parang wala akong pake, basta ang akin, may plaka na yung motor ko. Pag bumili ka kasi ng motor guys, tapos sikasan na rin magpa-process ng ORCR mo, meron na kasi yung 1-year registration. Ngayon, yung paglabas ng plaka, yung plaka ko is 945. So pagbabasihan natin yung dulo, 5 is January, February, March, April, May. So nung May pa, expired na talaga yung rehistro ko. Kung titingnan natin sa plaka, ang inisip ko na lang is yung 1-year registration. Next month kasi guys, October, magwa-1-year na yung motor natin na si Kumbi ito. Yeah! Wow! Magwa-1-year na yung mot-mot natin! Woo! Thank you Lord! Konting bayaran na lang, konti na lang, isang taon na lang na pag-TTS, Kumbi! Kaso hindi ko alam kung saan yung emission test dito, magtatanong pa ako. Dati kasi guys, nasa ano lang to eh, nasa main road lang to ng ano eh, Iligan eh. Ngayon kasi nandito na daw sa may Baraas. Makikita na lang siguro natin dito kasi for sure maraming motor yan dyan. Blue emission test. Blue, yun ba yun? Yun ata yun. Ang daming tao kumakaway sa akin agad. Sir, emission test. Asan yung emission test? Ah, nandun? Ah, fisted. Ang daming tao agad. Ako na, sir. Ay! Ay, sir, na daw'y contact na, sir. Ha? Na naman yung mag-assist ako, Adya. Si Jad. Reo, Reo. Darapa, kan Jad. Kay Jad. Boss, kani siya, mesti kani siya. Ah. Sabay si mo ang light. Dili. Iyon daw, iyon sa daw. Anong headlight? Jat, jat, jat. Hindi ka pwede, boss. Pwede na lang ito makondem.
pwede na ito makondemn. Pwede na ito makondemn. Oo. Kasi kuwan, lock na ikuwan. Karang on-off na lahat. Na, move ito. Palong na siya. Sige daw, i-off saan daw na. On-off naman na. Ngayon, ipasigay mong headlight. Okay. Kaya park light mo, boss. Park light? Ay, park light na. Brake. Kaya. Brake. Ah, okay. Sige, sige. Hadlock man po tayo, daghana ninyo. Kano sir, wala para mo na photocopy? Hindi lang, atulay pa. Wala kayo original ane? Ang original ane mo lagi yung kwan? Wala lagi? Ang pangipangita? Pidabit na lang ka, add lang ka 100. Ah, magpapidabit na lang ka na? Normal lang ka, pidabit. Dami may pidabit. Si Jud ni po. Kaya lang ka kwan. Kaya lang ka. Hello? Hello sir, wag tayo. Kaya lang ka, sir? Ay, kinsa man tong Jud? Na ako din sa kwan, sir eh. Oy, Jason. Kinsa man eh? Oy, Jason. Dito rin yan. Pakakalit. Aray. Ah, pinita rin nyo. At kuya ka? Sige, kaupan naman. Kaupan naman na. Ah, tagaan. Mahala kayo dyan. Dami nag-assist sa akin. 1,165. Tapos, nasa LTO ni Mugamera ay magpanan ni LTO 365. Eh, bali, October na kami. Tapos tayo magbayad guys. Check natin yung motor natin kung kumusta. Da, okay na ni sir? Okay. Number 9 Arade. Thank you. Asa ang motor? Asa ang motor ni sir? Ay Arade. Balikan kayo muna. Hatid ko lang daw to sa may insurance pagkatapos. Sir. Aro sir. Oo. Ayun. Hey guys. Ito guys. We're done. We're done. We're done. Tara, tara, tara. At ayun. Let's go. Let's go. Go! 2,000 years later. Okay. At ayun. Ayan, good morning, good morning, good morning everyone. Woo! Ito guys, no? Continuation to sa vlog natin. Last Wednesday. Today pala guys is Monday, no? Monday morning, papunta na naman tayo ng trabaho at magvlog lang ako ulit for the second time kasi nung last vlog kasi natin nung Wednesday, nagpa-renew tayo ng registro natin, no? Natapos ko na talaga last Wednesday. Ang problema nga lang, ni-review ko yung vlog natin, nasira yung audio. Parang hindi, nagalaw ko yung microphone natin kaya wala talaga tayo maririnig na audio. So ngayon, isasabay ko na lang din sa pagkuha natin ng rehistro, no? Kasi last Friday din sana, kukunin na sana natin yung rehistro natin. Kaso nga lang, sobrang loaded sa trabaho. So ngayon ko siya kukunin guys. Time check, it's already 7:18, no?
So maaga naman sila nagbubukas doon kasi nga yung mga nagpaparehistro maaga din pumupunta doon. So and just to give you an idea guys kung magkano yung nagastos ko doon, total of 3,000 pesos. Ang breakdown naman nun guys is yung insurance fee natin na 800 pesos. Sa insurance naman pwede yung 700, pwede yung 800. Now what is the difference sa dalawang yan? Yung 700 pesos guys, motor at rider lang. Ngayon, sa 800 naman, kasama na ang back ride. Motor, rider, at saka yung back ride, no? So, sa akin naman, mas pinili ko yun, add 100 lang naman, insured na rin yung back ride mo. Pangalawa guys, is yung bayan natin sa emission test. Ang emission test naman, nasa 570 ba yun? Ito, tingnan nyo na lang para makita nyo yung difference ng iba't ibang vehicle. Ayan. Ang bayad din natin sa LTO guys is nasa 370 plus ata yun, 370 something. Kaso nga lang, meron tayong penalty fee, no? Dahil sa expired na nga, di ba? Lumalabas na expired yung registro natin dahil sa plaka. So, dito tayo daan sa may C3 guys para ang labas natin doon na mismo sa may ano, emission test. Okay? So, isa pa guys, ang isa pang binayaran ko dito guys is yung pag-transfer ng location or pag-transfer ng region sa Iligan City, Lanao del Norte. Ang bayad naman para doon guys is 500 pesos. Meron ding bayad yung ano guys ha, stencil. Yung kinukuha na na, basta yung stencil, alam nyo na yun. Tapos, ang step by step naman na process natin guys is una, pagdating mo doon sa emission test, habang maaga pa, kumuha ka na agad ng insurance. Pangalawa, pumila ka na agad dun sa may emission test, ano? Tapos sa mga nagsasabi pala, ano, na may cut-off daw yung emission test na hanggang 20 vehicles lang daw yung ini-entertain nila. So, hindi po yan totoo, no? Kasi dito sa amin, sa Iligan City, as long as kaya nilang i-entertain sa buong araw, gagawin nila yan, tatrabahuin nila yan. So, wala silang limit, no? Tapos nun, guys, may initial inspection, guys, bago kayo bibigyan ng number. Sa initial test naman na yun, guys, i-check yung motor mo, yung ilaw mo, headlight, signal light, horn, tapos yung brake mo, kung may clutch yung motor mo, yung clutching, yan yung mga initial testing na ginagawa nila bago nila ibigay sa'yo yung number. Now, pag nabigyan ka ng number, aakyat ka na dun sa may office nila para magbayad dun sa window 3. Tapos tatawagin na yung pangalan mo. Tapos pagkatapos ko nun guys, yun nga lang, hindi ko nakuna ng video guys kung paano itest yung motor natin. Ano? Kasi nasa taas nga ako, nakita ko lang sa CCTV guys na tapos na si Combi. Nun, pagkatapos nun guys, yun, tapos na. Ibibigay na lang sa'yo yung papeles, yung test result ng motor mo. And good to say, pasado naman lahat si Combi, wala namang problema. At pagkatapos nun, bigay ko ulit sa insurance. And then, sila na yung magpapalakad nun, sila na yung gagalaw nun, sila na ang magsasubmit nun sa LTO. Babalikan ko na lang daw after 2 days. Okay? Tinanong ko sila nito guys kung fixer ba to. So, sabi naman nila hindi. Meron po silang BIR, meron po silang business permit. Siyempre, meron lang tayong additional fee for processing fee. Kasi sila na yung papalakad dun, di ba? Hindi ka na pupunta ng LTO, wala ka nang pipila-pila pa dun. Tapos, isa pa dito guys, sabi nila may bagong looks daw yung ORCR natin. Kaya ito rin yung pinagtataka ko at gusto kong makita kung ano yung bagong hitsura ng ORCR natin ngayon. Okay? So tara, kita-kits na lang tayo doon. See you in a bit. Bra! Ano sa paristro? Wednesday pa? Wednesday. Otero. Sige. Ay, morning ma'am. Sir. Mukha ito itong Friday eh. Ah, okay. Ganong na may sobra? Ha? Ah? Penalty niya, sir. Ah, sa penalty? No, sir, 120. Kani 120, penalty niya. Ah, okay. So, ibig sabihin, dili pa expired ako? Penalty. Ah, okay. Ay, October yun ay ka, sir. October pa, ma? Penalty. Ah, pero ang base akong kuan, di ba? Tana kay plate, no? Oh, nanakay plate. Wala pa, temporary pang nalang. Ah, sige. Ganun siya, sir, ang insurance, sir. Okay, malisensyo. Ganun siya, sir. Ganun siya bago na OR ka nun, sir. Ah, mo'n. Kinakagikan sa emission sa Atbang. Okay. Ganun siya yung new system. Oo. Next renewal, October 1 to October 7 next year. Next. Wala na yung sticker, barcode naman siya. Oo. Ganun siya, sir. Pa Xerox lang niya. Ang Xerox may palaminate. Okay. Pwede mo i-attach siya imong CR delay sa Xerox lang, ha. Ganun siya, next renew, moment siya i-surrender balik. Okay, so mo-consider na ni siya as original? Dili na itong yes, na-color? Mauna gina siya, sir. Mauna gina siya? Huh? Never gani,
ni na mawala na or maunsa na siya, ma-misplace ni mo, then mm-hmm. kita, pwede lang kamuha sa LTO magpa-reprint. Ah, okay. Okay lang magpa-reprint dahil. Naibaya dito ma'am, wala ka po. Wala, oh. Naibaya na okay. Dili man ni siya fixer ma'am, no? Dili siya fixer. Dili ah. Mo'y yun na siya sir, ba? Still ipa-validate pa namin mo dito. Oo. Oh. Pero itong process na to ma'am, dili to siya fixer. Ay, sila, sorry. LTO mo na mismo, sir. Ah, okay. Sige, sige. Ikaw, BMP, sir, sir. Nabi, may kuwado. Lagi naman nun, may kuwano? Business permit, BIR. May business permit, tanan, sir. Ah, okay. Requirement. Sige, sige, sir. Thank you, ma'am. Ayan, dyan tayo nagpa-emission test last Wednesday. That's it, oh. Clear naman, di ba? So, wala na pala tayong hawakan na OR, no? So, nasa LTO na daw lahat. So, yan. Good thing. Sinauli talaga nila yung sobra kasi hindi pa daw expired yung rehistro natin. So mai-expired pala sa akin guys is October pa talaga kung kailan natin binili si Kumbi. Sabi sa akin kanina is yung naka-reflect dun sa LTO system is yung temporary plate pa. Hindi pa daw naka-upload doon yung plate number talaga. So good thing naman at sinauli talaga nila yung pera. Wala talagang pandadaya, di ba? Nice, nice one, nice one. Okay? Eto guys, siguro dito ko na siya tatapusin guys. At sana may natutunan kayo or at least, no, at least man lang nakakuha kayo ng idea sa vlog na to. Thank you so much sa panonood. And once again, this is Ervin Otero on Ervin Otero's Vlog. Ride safe everyone. See you in my next vlog. Brah!